Hello, good afternoon. Andito na naman po ako muli. Ngayon po gagawa ako ng pritong isda para sa aking mga alaga. Ito ay tinatawag sa Bisaya na danggit. Sapi kong tawagin po dito. Siya nga pala, guys. Ang paglilinis po ng isda na to, kailangan dahan-dahan po tayo kasi delikado po yung tinik niya. Open lang po natin yung ilaw kasi malilim. So, ang paglilinis po nito, kailangan po maingat po tayo kasi ano po ito eh. Tawag nito, delikado po ito pagka once na tinik ka po nito. Delikado po siya. So, sabit lang po. Tinaayos ko lang yung phone ko. Kailangan po, gumamit tayo ng scissor. Scissor kasi, ito po, pag once na nakatinik po ito, makirot siya masyado. Tapos, pag halimbawa naputol pa yung dito sa pinaka, ano niya, yung matulis niya dito, pag naputol yan doon sa halimbawa, natinik ka tapos nabali. Ano po yan? Yung mamamaga ng mamamaga, hindi yan siya hindi siya gagaling hanggat hindi natatanggal yung tinik doon sa loob. Ganun po siya. Ito po ang maano na isda. Although marami din namang mga isda na delikado, kagaya doon sa yung pagi, di ba? Maano din yun. Ma delikado din yung tinik noon, pag once na nakatinik yun. So, kailangan, pag once na naglinis po tayo nito, dahan-dahan po, maingat po tayo. Kasi mahirap na pagka natinik ka nito, haabutin din ng ilang oras ang kirot po nito, ng isda na to. Ito po yung mahilig nilang lutuin pagkakailangan nila ng isda. Ano sila? Kakain sila ng isda. Ito po lagi yung madali nilang bilhin. Sapi, kung tawagin dito, sapi. Dito sa Arab country. Pero sa Bisaya po nito, danggit. Kanang danggit ba? Kalami anak ba? Kanang kuan? Buwad. Himono buwad. Lami ni siya ba? Sa waray-waray danggit na sab ni. Sa among ah. Kaya taga-biliran ng mangko sa mga Cebuano diha. Ga-try-try lang tao. Ano ang sultig Cebuano. Actually guys, hindi ko naman ito siya ubusin talagang linisin. Magluluto lang, maglilinis lang ako ng yung lulutuin ko lang para sa ngayon, para sa mga alaga ko. Kasi itong mga alaga ko, pag yan sila kumain, hindi kakainin yung ulo, hindi kakainin yung dito sa may tiyan. Ang kakainin lang nila yung dito sa may gilid ba? Tapos, yung dyan, yan ang kakainin nila. Tapos, gusto nila yung crunchy. Crunchy ang gusto nila. Tapos, so gagawa din po ako ng sauce. Powder para po sa ihahalo. Ilalagay po dito kasi hindi po sila makakain ng walang ganun. May mga powder na hinahalo para sa ano, para yung kumbaga yung lansa ng isda natatanggal. So ngayon bilang ko lang po ito kasi para sa akin 4 na piraso, sa alaga kong lalaki 9, sa alaga kong babae 3 piraso lang kasi hindi naman sila mahilig magkakain ng ganito. So itatabi ko muna ito. Excuse me guys. Excuse me. So, kailangan natin hugasan ng maayos yung isda. So, tabi ko muna ito. Mamaya ko na lang po siya i-continue para ma-ano ko na po ito. Malinis. Ma-ano ko na yung isda. Nalagyan ko na ng powder. Kasi kailangan marinate pa muna ito eh. Para makakapit ba yung ano. Yung lasa ng asin. Asin at saka yung ano, maalis yung amoy ng isda.
kasi di ba malansa nga naman ito. So magpiprito po ako nito nandoon sa taas sa may rooftop. Mainit po doon. Kaya ano, tiis-tiis lang po. Hindi ako pwedeng magprito dito sa loob. Kasi ayaw nila ng amoy po ng mga niluluto natin. Ayaw po nila. Yung mga pagkain natin, hindi po nila gusto yun. Kaya magtitiis ako doon sa taas. Mag-ano ako doon. Bibilad sa init, kumbaga. I-expose natin yung ating beauty sa anytime. So ngayon, habang pinapatulo natin ito, gagawa, magpipigpla po ako ng powder na siyang hahalo po dito. The mashallah fish. Number one po ito, turmeric. Pangalawa, asin. Trinansfer ko na po siya rito. Tapos, pangatlo, lime powder. Ito kung ano kasi lahat ng ano nila, ito nga siya, hinahaluan nito. So tatlo, where is it? Hindi ko mahanap yung ano, yung mashallah fish. Meron pa po itong mashallah fish. Ayan. Ito po. So, bali lima po. Limang ingredients yung ilalagay doon sa pipritohin ko na isda. First, we're gonna pot the turmeric. Turmeric. Okay, kasi konti lang naman yun. So, turmeric din. This one, this is the mashallah fish. Mashallah fish. Ito po yung nagpapaalis po ng lansa sa isda. Kaya lang, sa atin po kasi pag nagpiprito tayo, di ba, pwede po natin sabawan pa uli. Tapos lalagyan po natin ng ano, ng gulay. So, damihan lang po natin ito. Ano naman siya, okay naman yung amoy niya. Then, the third one is lime powder. This is the lemon powder. Ito yung black lemon na dinurog po siya, blender na. Ito, kahit sa chicken po, pag magluto ng chicken, ito po yung nilalagay. Ingay nung alaga ko. Abot pa dito yung ano niya. Then, the fourth one is, I don't know what is the name of this, because Madras kya, this one for curry, but we need to put this one. They put this one also in rice. Then the fifth one is the salt. We need to put salt. So, I think we need to put more salt. And then, I will show you how to put this one inside the fish.
See, this is now the mixture. Although, the smell is nice. And then, ito nga lang ang problema. Pag once na prinito nyo na po yung isda, you need to take shower it again because, ano, kumakapi po yung smell ng isda sa katawan natin. So, it. So, now, here we go again. Like this, if I put this one inside of it, inside the fish, we need to put it inside the fish. Sa loob po siya, sa loob ng tiyan. Tapos, isi-shake po natin siya. Kasi ang gusto po nila, yung kapit po yung powder sa loob. Tapos, anuhan po natin siya, oh. Para, yan na. Diba? Tapos, mamaya po, kung may matira pa dito sa powder, ibubuhos ko pa po siya dito. Tapos, ihahalo, shake, shake, shake pa. So, ganyan po. Tapos, pagka-prinito siya, hindi na po siya malansa. Kaya lang, syempre, yung amoy po nitong powder na ano, yun ang kumakapit, matindi ang kapit sa damit. So, we need to take shower. See? Ito na po. So, ayan na po. Ayan na po yung isda. Pero hindi ko pa po siya naubos lagyan. Meron pang natira. So, yan po siya. Tapos, tatakpan ko po yan siya ng aluminum foil para yung amoy niya hindi siya sumisingaw. Ganun po ang ano nila. Ang gusto nila, kailangan pagkatapos mong gawin, tatakpan mo muna siya ng aluminum foil. And then, after maybe, after 15 to 20 minutes, saka ko siya pipirituhin. Ganun po. So, okay po. Hanggang dito na lang naman muli. Please subscribe po kung sino po ang hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko. Nakapag-subscribe. Please subscribe my channel. Pakiclick nyo po yung button bell para updated po kayo sa mga iba ko pang mga videos na gagawin. Ako nga po pala si Estela Nuiz. My channel is Tilay Channel. Maraming salamat and God bless. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa palaging pagtatangkilik sa panunood ng aking mga videos. Thank you. Ang isda. Danggit. Okay, bye-bye po. Salamat, salamat.